off everyone and welcome back to our channel. So for today, gumawa nga tayo ng isang sit-down video kung saan ay sasagutin natin yung mga questions doon sa mga nagko-comment at saka sa mga nagda-direct message nga sa akin. Ayan, so doon sa mga bago lang na nanonood sa channel na ito, ako nga po pala si Maribet at dito po ako naninirahan sa New Zealand at nagtatrabaho bilang isang teacher. Ayan, pero sa channel natin, hindi lang po about teaching yung ipinapakita ko dito. Pinapakita ko rin po dito kung paano nga mamuhay ang isang immigrant na katulad ko dito sa bansang New Zealand. Ayan. So, ayun. Kung naghanap ako, nagpili ako ng mga ano, ng mga tanong or yun nga, mga messages na na-receive natin. And susubukan nating sagutin yung mga nandirito, yung mga nagtanong, ayan. And hopefully ay masagot ko yung mga questions na babasahin natin ngayon, okay? So, yan, tara, simulan na natin. Okay, so number one, mula kay Multivida. Hi sa'yo, Multivida. Hello. Yan. Hi, Teacher Maribeth. Salamat sa napaka-informative na video niyo po. Parang na-motivate na ako nito. Sana makapasa ako. Ayan, makakapasa ka. Good luck sa'yo. Ma'am, curious lang po. 100% po ba sa credited na support grant po na ibalik yung gastos niyo? Or let's say half lang or 70% sa expenses. Kakatuwa naman ng NZ kung ganyan. Sana lahat. Ayan. Nung time ko na nag-apply ako ng relocation grant, kasi that was 2020, nung dumating nga kami dito sa New Zealand. And yes, na-receive naman, or I mean, na-refund naman yung kung ano man yung mga nagastos ko nung time nga na nag-apply kami dito. Bale, lumalabas kasi yon 2020 kami dumating, pero 2019, lahat nung application na ginawa ko. So, I mean, pinrocess ko siya during 2019 pa. So, hindi ko alam kung nagbago yung criteria ng Ministry of Education about sa relocation support grant. Pero pwede mo yun i-check. Pwede mo siyang i-check, Multivida, dun sa website nga ng Ministry of Education kung magkano na yung inaalat nila na relocation grant per qualified teacher papunta nga dito sa New Zealand. So, yun. And hopefully nasagot ko yung question mo and all the best sa'yo, Multivida. Salamat din sa pag-comment. Yan. So, next tayo. Pangalawa po ay kay Ray Motovlog. Hi, Ray Motovlog. So, ang tanong niya, ano daw yung mas okay, NZ or USA? Doon siya nag-comment sa isang video ko na in-interview ko yung pinsan ko na nasa USA. So, Ray Motovlog, ang sagot ko dito depende. Depende dun sa tao. Ayan, kasi syempre, di ba, Sorry, depende talaga eh. Kasi, syempre, depende yun sa preference ng tao. Unang-una, ano ba yung prefer mong bansa, di ba, na pag-migratean? Kung halimbawang nagpa-plano ka or yung family mo na mag-migrate, ano ba yung tinitingnan nyo sa isang lugar na gusto nyong pag-migratean? Kasi, may ibang tao, di ba, ang gusto nila is city life, di ba? May iba naman ang gusto nila ay countryside. So, tayo bilang individual, meron tayo syempre mga preferences. Like ako, alam ko meron na akong nagawang video about this. So, check nyo na lang kung bakit New Zealand yung napili nga namin na pag-migratean. So, nandoon yung mga listahan, sinabanggit namin doon kung ano-ano ba yung mga in-anticipate namin kung halimbawa nga na mag-migrate kami sa isang bansa. So, yun. Plus, syempre, ano ba yung skill na ma-offer mo dun sa country na pupuntahan mo? Importante din yun. Kasi, syempre, tayo, nag-iisip tayo ng bansa na pupuntahan natin. Pero, yun, importante din naman na alamin natin kung ano ba yung skill na ma-offer naman natin dun sa economy ng bansa na pupuntahan natin. Yun. So, hindi ko alam kung nasagot ko yung question mo, Ray Motovlog, pero hopefully, yun, nasagot ko. Depende kasi, depende dun sa tao, yan, depende dun sa tao. Makakasagot lang yan is talagang per individual, yan, masyado kasi siyang broad, so marami tayong kailangang i-consider kung halimbawa nga na gustuhin nating mag-migrate sa isang country. So, ayan lang, and next. Mula kay Miss Ems Bernardo.
Hi, ma'am. Is being registered in the council a guarantee na makahire as teacher? Thanks, ma'am. Also, is there an age limit? Ayan. So, hi sa'yo, Ems Bernardo. Doon muna tayo sa last question mo na kung may age limit ba yung pagtuturo dito sa New Zealand. Okay. Alam ko, nasagot ko na rin to before kasi meron na rin akong mga naging topic na about dyan, yung mga frequently asked questions. So, kung may age limit, halimbawang nandito na ikaw sa New Zealand, wala po. Wala pong age limit. And I think as long as capable ka naman, you have enough experience at ma-prove mo naman dun sa potential employer mo na ano ka, deserve mo yung position, I don't think na i-ano nila, ititingnan nila yung age kasi wala namang age discrimination dito sa bansa na to. Ayan. And then yung pangalawa niyang question is, kung guarantee daw ba na makakahanap ka ng trabaho or maha-hire ka as a teacher once na registered ka? Yung pong pagkakaroon natin ng IQA at saka teacher registration, requirements po iyon since nga na regulated ang trabaho dito ng isang teacher. So, kung guaranteed ba na maha-hire tayo ng bilang isang teacher, syempre nasa diskarte pa rin po natin yun. Naniniwala po ako na depende pa rin sa ano mo, sa effort na i-exert natin. So, kahit naman halimbawa sabihin natin na meron na akong IQA and registered na rin ako, but still, hindi naman ako masyadong nagpo-push through. Syempre, di ba, medyo mahirap pong anuhin yun. But I think, yes, malaki yung chance na makahanap ka ng employer once na meron ka ng IQA and registered ka na sa teaching council if you are qualified na po. Yun. So, Miss M, sana nasagot ko yung tanong mo. Yun po. Next is, ayan, kay Rowena Ebero. Hello, Rowena. Hello po, ma'am. Saan po makikita yung mga sites na pwedeng puntahan? Thank you po for sharing your success in New Zealand. Ayan, maraming salamat, Rowena, and hopefully ay nakatulong nga yung mga videos na napanood mo dito sa channel na ito. Ayan, so nabanggit ko, dun kasi siya nag-comment sa paano maging teacher sa New Zealand. So, tatlo yung nabanggit ko ata na mga link doon ng mga website. So, ilalagay ko na lang siguro dito yung details sa ilalim. Alam ko, nabanggit ko doon yung NZQA, isa yon. Yan, lalagay ko dito. And then, pangalawa is yung Teaching Council. Ayan, pangalawa din yun. Ayan, so, dalawa lang pala yung sinabi ko. Hindi ko alam. Ayun, pero i-check ko na lang. Pero yun nga, alam ko yung most likely yung dalawa na yon na website ang tinutukoy niya dito. Ayan, meron din siyang additional question katulad ni Miss M. So, nabanggit nga din niya dito na kung merong age qualification daw, kung halimbawa nga na gusto mong mag-apply dito bilang teacher. Yun po, like what I said, wala naman pong age discrimination pagdating sa pagtatrabaho dito sa New Zealand. So, as long as capable po tayo at qualified at meron pong magtiwala na potential employer natin, I think hindi po hindrance yung yung edad. Yan. Hopefully, nasagot ko po yung tanong nyo, Miss Rowena. Okay, yun. And then, next po is, sandali lang. Ito. Okay, so, yun. Hi po. Oh, sorry. From Diane K. Yan. Hi, Diane. Hi po. I have been watching your videos and I am looking forward to seeing more of your future videos about your teaching experience there in New Zealand. Are you teaching in a public or private school? Can Filipinos be hired in public schools? Is there a difference in terms of salary and benefits? So, yan. Wala pong masyadong kaibahan ang public at private school dito. Disclaimer po yun, sa pagkakaalam ko. Walang masyadong pagkakaiba dahil iisa lang naman pong body ang humahawak sa kanila, which is yung Ministry of Education. And kagaya nga po ng nabanggit ko, regulated ang trabaho ng isang teacher dito. So, hindi po nag-vary kung nasa public ka or nasa private school ka. Kasi po, yun nga, andito ang Ministry of Education. Sila yung nasusunod. Merong mga tawag dito.
meron pong mga policy na nai-implement. So, halimbawa, pagdating sa salary and benefits, I think yung benefits, depende na lang siguro kung ano yung school na mapasukan mo. Pero most likely, pare-pareho lang po yan. And then, pagdating naman sa salary, nakadepende po yon sa kung anong step ka na nabibilang. So, yung step naman, paano mo naman ma-identify kung anong step ka na, based naman po yon sa number of years na ng experience po natin sa pagtuturo dito sa New Zealand. Ayan. So, kung halimbawang ang question is about salary, yun, nakadepende po siya kung ano yung ilan na yung years of experience. Yun. Hopefully, nasagot ko yung question mo, Dayan. Maraming salamat sa pag-comment. Yan. And next is kay Janilo. Janilo Gaming. Hi, Janilo. Ayan. So, sabi niya, hi po, ma'am. Ma'am, may I just ask kung okay lang po. Are you an LM teacher po sa NZ? LM po kasi ako. Thank you po. Ayan. Janilo, yes. Elementary yung sa assessment ko. Kasi ano ako eh, Bachelor of Elementary Education. Major in preschool. So, technically, elementary ako, pero nagtuturo ako dito sa kindergarten. Ayan. So, bakit kindergarten? Kasi right after kong makagraduate sa Pilipinas, ever since na magsimula akong magtrabaho, talagang under ECE na yung hinahawakan ko. I mean, yung naging experience ko. Kahit nung nandun pa ako sa Singapore, ECE na rin, under ECE na rin talaga. So, na-enjoy ko naman yung trabaho ko and wala naman akong regrets na nasa kindergarten ako kasi na-enjoy ko yung pagtuturo ko dito, na-enjoy ko yung ginagawa ko. Yun, hopefully nasagot ko yung tanong mo, Janilo. Maraming salamat sa pag-comment. Ayan. And then, galing naman po kay Primo Leaf Fajardo. Siguro binaliktad niya yung pangalan niya. So, hello, Primo Leaf. Ayun, ang tanong niya is, salary per annual ba base yung pinakita mo, ma'am, or monthly? Tinutukoy niya naman po dito is yung, ano, nabanggit ko kasi kung ano-ano yung mga kinakaltas dun sa sweldo. So, yun. So, siguro dun siya nagtanong or nagbase. Yung vlog ko po about sa magkano ang sweldo ng isang teacher, nakabase po yun lahat sa annual. Annual salary po yun. So, check nyo na lang yung video na yun. So, yun nga, annual salary po siya. Maraming salamat sa'yo, Primo Leaf. And thank you sa pag-comment. Thank you dun sa question mo. Ayan. Okay, next is... Okay, galing kay Bernie Hero. Hello po, Bernie. Pwede po mamahingi ang website para sana makapag-apply ako. Teacher po ako from China up to now, magfo-4 years na. Uy, hello. Yes, of course. Website. So, parang feeling ko, kasi doon siya nag-comment sa paano maging teacher. Feeling ko same lang din yung, same yung questions niya, katulad nung kanina, kung ano-anong mga website yung, pwede mong pag-applyan. So, yun, iwan ko ulit yung link dito ng NZQA. At saka ng teacher registration. Ayan, yun po kasi yung unang steps na kailangan natin gawin. Kailangan muna natin ipa-assess yung qualification natin overseas. Doon nga po sa NZQA, ito yung link po. And pangalawa, once na okay na po iyan, pwede na po tayo mag-proceed dun sa step 2, which is yung pagpapa-register natin sa teaching council. So, and dito po yung link, ibababa ko rin dito yung link kung saan pwede nyo pong i-check kung ano-ano yung mga requirements. Ayan. Good thing nga po pala kasi dun sa NZQA, sa pagpapa-assess, meron na rin silang ino-offer na fee-free. So, fee-free, zero fee, ganyan, na kung saan wala po kayong babayaran. Try nyo pong i-check. Ito po yung website. Iwan ko po dito. I-check nyo po kung ano yung mga kailangan, ano yung mga requirements para nga maging eligible po kayo dun sa zero fee. Sayang din ko kasi yun eh, diba? Imbis na magbayad kayo ng $700+. So, at least makakatipid na po kayo dun in that way. Yun. So, hopefully nasagot ko yung question nyo po. Bernie Hero, hello po sa'yo. Maraming salamat po dun sa question. Ayan. Next is... Sino to? Okay.
Sorry ah, saglit lang. Okay, nasaan na ako? Yun, kay Marie Joy Manatad. Hi, Marie Joy. Okay, ang sabi niya, thank you po sa update and for inspiration po, Ma'am Maribeth. I just started my assessment po sa NCQA and waiting for result. Ayan, all the best dun sa result mo, Marie Joy. Hindi ko alam kasi medyo matagal na tong message niya. And hopefully nakuha mo na yung result and hopefully okay siya. Yan, and yun. Ask lang po if meron po kayong marirecommend na school na magandang applyan. Okay. Hindi ko kasi masabi kung ano, primary ba to or ECE. I'm not really sure. Pero to be, ano lang, to be safe, yung Education Gazette, iiwan ko dito yung link. Ayan. So, dito sa Education Gazette, dito mo makikita lahat ng ano, hiring job na mayroon dito sa New Zealand. Sa lahat ng part, pipili ka lang kung anong part yung prefer mo na location na yun. So, kung ECE ka or primary ka, secondary, ayan, dito po sa website na to, dito nyo po makikita lahat ng mga hiring job about teaching. Ayan, so sana nasagot ko yung tanong mo, Marie Joy, and good luck dun sa NCQA result mo. Hopefully, ay maging maayos. Ayan, God bless you. Okay, next po is, ayan, kay Jing Sarmiento. Hello po. And pwede po ba malaman ano work nyo sa New Zealand at malaman po yung range ng salary nyo para may idea kami? Estimated lang kahit di sabihin ang eksakto na sahod. Salamat. Ayan, thank you sa'yo, Jing. And ano yung work ko dito sa New Zealand? Ayun nga po, teacher po ako dito sa New Zealand. And salary range. Check nyo po yung video na ginawa ko about sa sweldo dito sa New Zealand ng isang teacher. Ayan. Iwan ko yung dito siguro sa taas. Ayan. Lalagay ko para makita nyo. Ayan. Ano lang din naman yun. Reference. Para rin may idea yung mga nanonood. So, andun yung steps at saka andun yung criteria kung papaano nga nakocompute yung sahod ng isang teacher dito. Okay? Yun. So, hopefully, ay nakatulong yung sagot ko na yun sa'yo, Jing. Ayan. Salamat sa pag-comment. Next is, okay, mula naman kay Evane Cyril M. Garcia. Ayan, ma'am, dyan na din po ba yung family nyo? Okay, wala pa po yung mga kids ko dito, nasa Pilipinas po sila. Kasi nung time po na dumating ako dito, that was January 2020, sakto bago mag-close ang border. So, ang nangyari po, nung time na dumating po ako dito ng January, we were planning na nga na i-apply din sana yung mga bata. But the thing is, dahil nagsara ang border, nung time po na yon walang mga offices na pwede mong pag-applyan, puntahan, kasi nga po pandemic. So, nagkaroon ng mga delay-delay. And last year, last year, 2022, dun lang po naayos yung pagpaparinyo nila ng passport kasi nga sobrang daming requirements na hinanap. And talagang napakahirap po na mag-apply lalo pa kung halimbawang wala ka sa Pilipinas, hindi ikaw yung personal na nag-aasikaso kasi ang dami pong hinahanap na requirements, which is hindi ko naman din masisisi yung syempre yung mga offices diyan kasi ini-ensure lang din naman nila na hindi mababypass yung rights ng bata, 'di ba? So yun. To make it short, wala pa po, hindi ko pa po kasama and praying hard po ako na soon makasama ko na rin po sila dito. Ayan. So salamat dun sa pag-message mo, Evane Cyril. Ayan, thank you po. Okay, and kanina na to. Okay, next, dito po kay, sorry, nawawala eh. Ayan, okay, kay RT Rios. Hello, RT Rios. Hello, ma'am, ask lang po, pwede po ba makakuha ng bahay if minimum wage ka lang sa NZ? Thank you, ingat po. Ayan. So, maraming salamat sa message mo, RT. Doon sa tanong niya kung makakakuha ka ba ng bahay,
Hindi naman imposible 'yon, 'di ba? Kung ini-aim mo 'yon at talagang gusto mong makamit yung pangarap mo na magkaroon ng bahay dito, why not, 'di ba? Regardless kung minimum earner ka ba, kung median wage earner ka ba or high wage earner ka. Ayan, as long as magsumikap tayo sa buhay natin, makaipon tayo, why not, 'di ba? Hindi 'yun imposible. So mahirap, pero tingin ko naman kakayanin. Yun. So, thank you dun sa question mo, RT. And, sandali lang, sino to? Ayan. Last question na natin to, guys, ha. Hindi ko alam kung nakailang tanong, nakailang basa na ako ng question. So, anyway, ito, ito naman po ay galing kay Maria Delmar Gumangan. Hi ma'am, kasali pa rin po ba sa green list at median wage earner ang teachers? For teacher registration pa rin po kasi ang husband ko eh. Thanks po. Ayan, so hi sa'yo Maria Delmar. So, tinatanong niya kung ang teacher din ba ay kasama pa rin daw sa green list. Actually, nasa website po yun na immigration. I-check nyo na lang po dito. But, to cut it short, yes, kasama pa rin po yung teacher, ayan, sa green list. And, all the best po dun sa husband nyo, Ma'am Maria Delmar. Sana po, ano, lumabas na yung teacher registration niya soon. Ayan, so, yun. Hopefully po ay nasagot ko yung question nyo. And, ayun na nga, guys. Sana ay nasagot ko yung mga tanong na nabasa nga po natin. And maraming salamat nga po pala dun sa mga nagko-comment at saka sa mga nagme-message po sa akin. Ayan, thank you po sa panonood nyo dito sa channel na ito. And hopefully ay mas marami pa nga po yung makapanood, marami pa yung ma-inspired at matulungan nung channel na meron nga po tayo. Ayan, so kung nagustuhan nyo ang video na ito, guys, magre-request lang po sana ako. I want to make a kind and humble request na paki-like po. Kung meron kayong gusto sabihin sa akin, comment lang po kayo and don't forget to subscribe. Ayan, until my next video, God bless everyone. Bye!